y especialmente del campo socialista encabezado por la Unión Soviética. Esa proclama es Patria o Muerte. Kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Maraming taong naisama sa kasaysayan dahil sa kanilang mga nagawa para sa sariling bayan. Mga bayani kung tawagin dahil sa pag-una ng kanilang pagmamahal sa lupang sinilangan. At mga kababayan, isa na si Che Guevara. Sa mga taong kinilala dahil sa kanyang katapangan at pagmamalasakit, ngunit hindi lamang sa kanyang lupang kinagisnan, kundi sa lahat ng lugar na nangangailangan. Sino si Che Guevara? At ano ang kanyang naiambag sa kasaysayan ng mundo? Si Che Guevara o Ernesto Guevara de la Serna ay ipinanganak sa Rosario, Argentina noong June 14, 1928. Siya ang pinakamatanda sa limang magkakapatid sa pamilya nilang may Spanish-Irish na lahi. Hikain man noon si Che pero hindi ito naging hadlang upang manguna bilang atleta. Matalino din ito at naging scholar. Sa kanyang pagsusumikap ay natapos niya ang kanyang medical studies sa taong 1953. Ginugol niya ang kanyang bakanting oras sa paglilibot sa mga bansa ng Latin America. Kaya namulat siya sa mga paghihirap ng mga bansa at mga tao dito. Nagsimula ang kanyang paglilibot noong 1951 habang ito'y nasa eskwela pa. Tuwing bakasyon ay kasama niya ang kanyang kaibigan si Alberto Granado na maglibot sa kayang kanilang motorsiklo. Dito kinuha ang kwento ng pelikulang inilabas sa Brazil noong May 7, 2004 na Motorcycle Diaries. Ipinakita dito ang biyahe ng magkaibigan mula Brazil papuntang Peru kung saan ay nasaksihan nila ang paghihirap at hindi patas na pamumuhay sa South America. Nakita nila ang mga pang-aalipusta at pang-aabuso ng mga mayayamang nagpapatupad ng sistema ng industrialismo. Nang makarating sila sa Peru at nakita ang mga taong may ketong, ay nagbago lahat ang kanilang pananaw at sumumpang papanik sa lahat ng mga naghihirap at ipaisang tabi ang kanyang personal na kaligayahan. Sa mga nakita ni Che Guevara ay kumbinsido ito na ang tanging solusyon sa mga problemang nakita nila sa kanilang paglalakbay ay isang revolusyon. Tumindi ang kanyang paniniwala na ang Marxism ang siyang sagot para tulungan ang mga taong naghihirap. Makikiisa siya sa isang revolusyon para pabagsakin ang kapitalismo para tumayo ang komunismo. Sa edad na 26, ay nakaabot si Che Guevara sa Mexico. Nagtagal siya sa bansang Bolivia at Guatemala habang nandoon at nasaksihan niya kung paano pinabagsak ang reformist president ng bansa na si Jacobo Arbenz ng isang kuna ang nasa likod ay ang CIA ng Estados Unidos. Kung kaya't dito na talaga namuho ang galit sa dibdib ni Che Guevara sa mga Amerikano. Sa panahong ito ay nagpakasal na si Che kay Hilda Galea, isang magandang babaeng taga Guatemala, at nag-isip siya noon na pangalanan ng una nilang anak na Vladimir. Nagtatrabaho pa siya noon bilang medical researcher, pero sobrang maliit ang tinatanggap nitong sahod. Noong mga panahong yun, ay alam na niya ang kanyang gustong gawin pero hindi niya pa alam kung paano ito magsimula. Nagkataon naman na nakilala niya si Fidel Castro at ang kapatid nitong si Raul noong 1955. Magkapareha ang kanilang paniniwala at sa panahong yun ay nagplano si Castro na pabagsakin ang gobyerno ng diktador na si Fulgencio Batista, ang presidente ng kanyang bansa na Cuba. Sumapi si Che Guevara sa 26 July movement na itinatag ni Castro. Naging mabuting magkaibigan ng dalawa at nagtulungan para sa layunin na gawing malaya ang Cuba sa kamay ni Batista. Sa pagsasama ng dalawa ay nabuo nila ang magandang plano para pabagsakin si Batista. Nagsanay sila bago ipatupad ang kanilang plano. At kahit na may hika pa si Guevara ay naipakita nito na isa siya sa mga matatag na miyembro ng grupo. Kasama siya sa makasaysayang Granma Landing kung saan inilayag nila ang yate mula Mexico hanggang Cuba
noong 1956. Isa sa Guevara sa nakaligtas sa pag-atake nila. Nagtago sila sa Sierra Maestra at doon sila nagtipo ni na Castro at 16 pa nilang mga kasama. Sa grupong iyon manggagaling ang sentro ng liderato ng Revolusyon ng Cuba. Habang nananahimik ang kanilang pangkat, ay nanirahan muna sila sa kabukiran. Doon din nakita ni Castro ang galing at talino ni Guevara, kung kaya't ginawa niya itong kauna-unahang komandante. Si Che Guevara ang nanguna sa pagsakop sa Santa Clara noong 1958, kung saan nagapi nila ang isang tren na puno ng mga tauhan ni Batista. Ito ang huling atake ng grupo ng revolusyonaryo na siyang tumalo sa militar ni Batista at tuluyan nilang nasakop ang syudad. Nang magapi na nila at napatalsik si Batista, ay kinilala si Che Guevara bilang isa sa tatlong makapangyarihang tao sa Cuban Revolution. Naging Cuban citizen si Guevara at ang kapalit naman ito ay ang kanilang paghiwalay ng kanyang asawang si Hilda Galea. Kaagad naman siyang may nakilalang isang magandang kubana na ang pangalan ay Aleida March, na naging pangalawang asawa niya. Ang una niyang responsibilidad sa bago nilang itinatag na gobyerno ay ang paniguruhing na paparusahan ang mga nakakulong sa isang kulungan, ang La Cabaña. Mula 1959 hanggang 1963, humigit kumulang 500 ang tinoda sa kanyang pamamahala. Isa sa mga preso na nandoon ay ang human rights activist na si Armando Valladares. Di umano ay si Che Guevara mismo ang nagpasilidad para gawin ang pagpapahirap at pagtodas dito. Naging tagapangasiwa din ng Central Bank ng Cuba si Che Guevara, kahit na kulang ito sa kaalaman. Kalaunan ay naging Minister of Industries at marami siyang binago para di umano sa pagbabago ng ekonomiya ng Cuba. Naniniwala siya na ang pagtatrabaho at volunteerismo ay makakatulong sa pag-angat ng ekonomiya, kaya siya mismo ay nagpakita ng ehemplo sa mga tao. Subalit, hindi natulungan ang kanyang pagsusumikap ang ekonomiya ng Cuba. Si Che Guevara ay isang taong malalim ang paniniwala sa pagtutol ng imperialismong pang-aabuso. Kaya noong iniatras ng Soviet Union ang missiles sa Cuba noong 1962, ay nawala ang kanyang tiwala dito. Kinwestiyon niya ang totoong intensyon ng Moscow at ang paninindigan nito pagdating sa international socialism. Nakilala si Che Guevara sa labas ng Cuba dahil sa kanyang makakaliwang paniniwala at dahil sa pinaalam ni Fidel Castro ang buho niyang pagsuporta sa revolusyon kahit saan mang bahagi ng mundo, kung kaya't si Che Guevara ang nagsilbi niyang imahe sa paninindigan ito. Isang araw, sa kung anumang kadahilanan ay bigla na lang nawala sa sirkulasyon si Che Guevara. Hindi na siya nakita sa Cuba. Nagsimula ang kanyang pagawala noong October 1965, na nahimik lang ang kanyang matalik na kaibigan na si Fidel Castro. Subalit, pagkatapos ng 6 na buwan, ay ipinaalam nito na may iniwan si Guevara na sulat. Pinutol nito ang kanyang kaugnayan sa Cuba. Isinuko ang kanyang Cuban citizenship at ang lahat ng kanyang posisyon na hinahawakan sa bansa. Sa sulat ay iniwan niya ang madamdaming mga salita na, "I have fulfilled the part of my duty that tied me to the Cuban Revolution, and I say goodbye to you, to the comrades, to your people who are now mine." Ang kinaroroonan ni Che Guevara pagkatapos niyang lisanin ang Cuba ay naging palaisipan ng lahat. May nagsabi na ito raw ay nasa Asia, partikular na sa Vietnam. Subalit, ang katotohanan ay nasa Congo ito sa Afrika. Doon siya nakikipaglaban na halos ikatodas na niya. Kahit napahiya ay bumalik ito ng Cuba at katagalan ay umuwi sa sariling bansa sa Argentina para maghanda para sa isang revolusyon. Subalit, hindi siya makakuha ng suporta sa Argentine Communist Party o maging sa kaibigan niyang si Fidel Castro. Mas ginusto nitong papuntahin si Che Guevara sa Bolivia at subukang manghikayat ng isang continental revolution. Habang tumatagal ay nakikitang si Che Guevara ay hindi na epektibong makapanghikayat ng mga bagong gerilya para sa kanilang adhikain. Bumalik ito ng Cuba at nagsanay muli para sa pagpasok sa Bolivia. Nakabuo ng hukbong aabot sa 120 sa umpisa.
ay sunod-sunod ang kanilang mga tagumpay, subalit kalaunan ay magkakasunod na sakuna naman ang dumating. Ang gobyerno ng Amerika ay nakasubaybay sa bawat galaw nila at nagpadala ito ng CIA operative sa Bolivia. Sa takot ng mga lokal sa lugar ay tumalikod sila, at ang Moscow-oriented Communist Party ay bumitaw sa kanilang usapang pagsuporta. Walang magawa kung kaya't nagtago na lang si Guevara kasama ang ilan pang natitira sa kanyang mga grupo. October 8, 1967, nahuli ng Bolivian Rangers si Che Guevara sa El Yuro. Nang sumunod na araw ay tinodas ito, kung saan ay kinuhanan pa siya ng litrato na nakalatag sa isang malapad na bato sa loob ng isang maliit na kubo. Ang masaklap ay ang panahong nagtatago si Guevara ay nasa lugar siya na napakadali siyang mapuntahan ng mga taong inaasahan niyang tutulong sa kanya. Si Fidel Castro ay isa sa kanyang pinakamalapit na kaibigan, at si Che Guevara ang isa sa kanyang kaagapay sa panahong nakikipaglaban pa ito sa kanyang mga ideolohiya. Subalit, hindi man lang ito nagpadala ng anumang tulong sa kanyang kaibigan, masasabi mang bigo si Che Guevara sa kanyang ipinaglaban. Pero maraming tao sa iba't ibang panig ng mundo na tinitingnan siya bilang katangi-tanging leader at sagisag ng isang revolusyonaryo. Ikaw, gusto mo rin bang maging ala Che Guevara? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador.